morning mga ka-foodie. For today's video, magluluto tayo ng chicken mommy. Dahil maulan ng panahon at may bagyo at walang pasok ng mga bata, magluluto tayo ng simple lang natin, chicken mommy. Ito po yung unang ingredients ko muna na ipapakita. Ipapakita ko po yung susunod. At ipiprepare ko pa. So, first, ang gagawin natin, magpapakulo tayo. Pakuloan natin yung chicken and chicken feet. Pati yung atay. Pero mamaya na natin ilalagay yung atay kasi titigas siya. So, ito na yung aking So, ito na yung pot na pagpapakuluan natin. Ilagay na natin yung chicken feet tsaka yung pitso at eggs para mas malasa ang chicken mommy. So, yeah, lalagyan po natin siya ng asin at paminta. Yan po. Tansyahin lang natin yung asin. Kasi baka naman umalat pag sobra. So, siguro mga 1 teaspoon. 1 teaspoon ng asin. Lagyan natin ang pamintang duro. Pakuluan natin siya hanggang i-check-check po natin kung malambot na yung chicken. Kasi yung pitso, hihimay-himayin natin para dun sa toppings. So, let's wait for siguro mga 20 minutes. Takpan po natin siya, no? Habang pre-prepare ko yung ibang ingredients. So, while waiting, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for the next ulam or merienda or almusal na lulutuin natin. Ilagay po natin yung sibuyas para kasama sa kulo. Mas maganda maraming sibuyas kung marami kayo sibuyas. Kaso mahalag kilo na sibuyas. Hehehe. So, isa lang muna. Ayan. So, nagbalat tayo ng bawang at pinitpit natin. Gagawa tayo ng toasted garlic. Para sa toppings, mas masarap ang mami kapag maraming bawang. So, tatagtarin natin siya ng maliliit. Hiwain natin siya. Dapat hindi yung masyadong pino. Talagang yung sakto lang. Yeah.
Ipiprito na po natin siya. So maglalagay tayo ng lamang itlog para sa toppings mamaya. Ihiwain natin siya para sa or buo kung gusto nyo, para sa ibabaw mamaya. So lutuin na natin yung bawang, kainitin natin yung kawali. Lagyan natin ng mantika pag minute siya. So, pag naiirit yung mantika, saka natin lalagay yung bawang. Mas masarap kasi maraming bawang. Mas malasa ang mami. So, ayan. Lukulo na siya. Huwag natin iiwanan yung bawang kasi masusunog siya. So, halu-haluin natin. Ayan, nag-brown na po siya. Medyo konti pa. Pwede na. Pwede na itong hawin. Okay na siya. Ilipat na natin sa lalagyan. Lang natin. Magbigay tayo na tatlong chicken cake. Ilagay na natin yung atay. Pakuluan lang natin sandali. Para natin hiwain. So, ito ni atay. Ilagay natin siya dito. Yung mga 5 minutes, pwede na siyang kunin. So, hugasan natin yung mami. Kasi pag inasembol natin siya, hindi niya magpapalang buhat yung sabaw. So, medyo may aftertaste kasi sa pag-ibig yung lulata. Ilagay natin sa strainer para yung sabaw ko tanggal. Okay. Ito na siya.
So, pwede na natin kunin yung atay. Kasi pag na-overcook, titigas siya. Hiwain natin. Init siya. So, ito na yung atay. Iiwain na natin. So, ayan na yung atay. Nahiwa ko na. Hiwain ko pa yung other ingredients. Parang pang-assemble natin. Okay, so mag-assemble na tayo ng mami, no? Dapat clean hands po tayo. Pero kung gusto nyo gumamit ng plastic gloves, pwede naman po. So, lagyan natin ng konting mami. Egg. Yung chicken. Yung atay, para makita nyo rin kung ano yung nilalagay ko. Tapos carrots. And then yung pechay. Spring onion and yung garlic. Okay, lagyan na natin yung gatas. Then, lagyan natin ang soup. Dapat mainit yung soup para maluto yung noodles. And then, lagyan din natin ang konti isang paa. Lagyan natin uli ng garlic. Para depende po sa inyo kung gano'ng karaming soup. Or pwede nyo lagyan ng paminta. Or patis. Nasa inyo po. So, tara, kain tayo. Breakfast na tayo. Good day, everyone.